mainit na talaga yan sa kasalukuyan. Population Education alias Reproductive Health Bill alias Responsible Parenting Act. Hatid ng Administrasyong Aquino para makontrol ang di mapigil na produksyon ng palamuling sa perlas ng silanganan. O para maling makapangutang upang itong bayad sa lumalaking utang ng bansa. Utang na yan, dilingid sa gulitanang sambayanan na malaking pwersa ang maharang sa pagpapatupad nito. Pro-life daw sila, sabi ng mga maharang. May buhay daw ang bawat hinatamod na nilalabas ng tao. Huwag daw kuwantahin ng goma. Sagrado daw ang buhay. Bigay daw ito ng Diyos. Teka, bigay ng Diyos? Ayos! Ito ang pro-life na Diyos. Ang pro-life na Diyos ay pumayag kumipil ng libo-libong bata sa Ehipto nung panahon ni Moises. Ito din ang pro-life na Diyos na lumipol sa libo-libong sibilisasyon ang para sa mga Hudyo ng kanyang pinili. Ito rin ang parehong Diyos na may libro na punong-puno ng pangalipin, panggagahasa at pagkipil ng buhay ng may buhay. Ito din ang Diyos na bumantis ng isang birhen upang siya'y mapanganak sa lupa at kahirapan para sa kanyang kasiyahan. Pro-life na pro-life ang lolo mo. Ayon sa kapaysayan, ang Diyos o ang paniniwala na may Diyos ang pangunahing dahilan ng pagkamatay at pagpatay sa buong mundo. Ano maging patas, hindi na natin isasama ang lumang testamento sa pagpapatunay ng puntong ito. Ang mga pinakamadudugong gyera ay ginawa lahat sa ngalan ng isang Diyos. Ang Inquisition, ang Crusada, 30 Years War, 9/11 attack sa Amerika, ang gyera sa Mindanao, mass suicide at mass murder, lahat sa ngalan ng Diyos at sa kinatawan niya sa lupa. Ang simbahan. Ang simbahan, isang nakakasukang institusyon na nagsimula nung panahon ng tanso na hanggang ngayon ay kumokontrol sa isipan ng lipunan kahit na nakasaad sa konstitusyon na ang simbahan ng Estado ay dapat magkahiwalay. Walang kinalaman sa isa't isa. Isang institusyon na naayaw sa mga bakla, mga feminista, mga tao mula sa ibang paniniwala, mga siyentipiko, mga intelektual at mga taong sanay mag-isip at umintindi para sa kanilang sarili. Ang mga taong nabanggit ay pinagbabantaan nila ng walang hanggang paghihirap at walang hanggang apoy galing sa impyerno. Ang sabit naman namin,